Opo, sa lahat ngayon, i-share ko lang po kasi may bagong trending kasi ngayon yung sa yun, sa Torso ba yun? Yung kay Uganda. Napanood ko yun, yung iba, eh nung una, ba diba, yung lumapit siya kay Tolfo, ang hiniling lang niya is yung makauwi sa kanila, kasi nga ayaw na niyang magstay dun sa ano, yung parang sinamahan niya dito sa Pinas, para magtrabaho sa kanya ng pagiging yaya, at saka yung sahod niya is parang nasa ano lang yun, ilang thousand lang yun sa peso, hindi naman kalakihan, pero gustong-gusto niya kasing magpatuloy na magtrabaho dun sa anak ng pinagtrabaho niya dun sa Uganda dati. Kaya yon. Tapos ang mga kamag-anak at saka kapamilya is maganda naman ang turing sa kanya. Ngayon, nung lumapit siya kay Tolfo, yun nga na natulungan na maibalik yung passport niya at saka binigyan pa siya ng ticket pa uwi. Ngayon, may isang artista na sikat na nakapanood sa kanya dun kay Tolfo, kasi fan na fan pala yun kay Tolfo. Ngayon, nagbigay din ng pera at saka yun nga, gusto din siyang ma-meet up. Kaya yun, inimbitahan siyang mag-date sila. Ngayon, super kilig ang lahat, lalo na yung mga citizens. Kaya yun, si Tolfo din at saka yung staff super kilig din, pati ako kinikilig din, kaya inaabangan ko talaga yun. Binigyan siya ng mga, ang daming sponsor, no, may mga ano pa siya, yung bagong damit siya, nag-shopping pa, tapos parang Cinderella talaga ang dating. So alam nyo na, super excited tayo nung sa time na talaga na mag-meet up sila. Ang bongga ha, nakastay siya sa hotel, tapos may meet up pa na nag-ayos sa kanya, may tag-ayos, at saka yung may mga bodyguard pa. Nakakatawa yung mga bodyguard. Diba, apat yata yun na bodyguard. At tapos yun, sinundo pa siya ng magandang sasakyan, pang yamanin. Diba? Tapos, nung dumating na siya dun sa bahay ni Derek, si Derek pala yung artista na gustong makipagkita sa kanya at saka nag-sponsor, kasi nga na ano, nabighani sa ugali niya na kahit maliit yung sahod, 'di ba? Nag-ano pa rin siya, parang pinili pa rin niya na, kasi hindi naman dahil sa pera, kasi dahil nga parang napamahal na siguro sa kanya yung bata, pero yung ano talaga, pag ang ugali talaga is hindi maganda, iiwanan ka talaga, no? Kaya yun, no, nagkita na sila dun sa bahay, nandun din ang shota ni Derek. Ay, nakakakarig. Kaya lang si Derek, di ba, naka-Cinderella attire na siya. Si Derek, ay, di ko maintindihan ba't nakaganon siya. Parang gusto lang niya ipakita yung mga muscles niya dun. Kaya yun, nakakatuwa talaga. Sa mga hindi pa nakapanood nun, hala, panoorin yun. Nakakakilig. Ilang beses pa silang nag-hug at saka ilang beses pa siyang hinalikan. Kasi super crush pala ni Uganda yun. At saka, diba, bago siya umuwi, ay umalis sa bahay, sinabihan pa siya ni Derek na iinbitahin pa siya ulit. Doon sa ano ba yon, sa lugar nila ng bakasyon na nila, at saka imbitahin din siya sa ano, sa pelikula. Gagawa daw sila ng pelikula, 'di ba, bongga? Ay, sana all. Sige, sa mga hindi pa nakakapanood noon, puntahan niyo na yon at saka panoorin, kasi super kilig-kilig talaga, parang ano lang siya. Basta nakakilig siya, hindi naman inaasahan ni Uganda na makipagkita sa yung idol niya at saka crush niya. Pero sinabi naman niya kay Derek na may shota siya. At saka ano lang naman sa kanya, yung parang admired lang naman yung kay Uganda kay Derek. Diba? Kahit sino namang mga babae, pag si Derek talaga ang kikiligin ka talaga. Ay, sige, ngayon, tama na ang chika, kasi nga magtatrabaho ulit ako sa computer. Ha? Okay, bye sa ulit. Sa mga hindi pa nakapanood sa mga pelikula ko dito, panoorin nyo at mag-click kayo ng like. Bigyan nyo naman ng thumbs up. At saka mag-iwan kayo ng comment para mabalikan ko kayo. At saka sa hindi pa nag-subscribe, so subscribe na. Sige, salamat sa lahat. God bless po. Lahat po tayo pataas ng pataas. Walang hilaang pababa. Okay? Salamat! God bless! And mahalin nyo sarili nyo. Okay? Bye!